yung impeachment kasi para siyang kaso. Hindi siya criminal case, hindi rin siya civil case, sui generis to na parang nakakaiba. It is a political process. Yun ang tinatawag na impeachment. National talaga, hindi pwedeng itago, hindi pwedeng ano? Hindi, public yun eh. So, nasa TV nga yung mga hearing ng Senado. So, yun ang tinatawag na impeachment. Kasi impeachment, para siyang criminal case, para siyang civil case, but nakakaiba. It is a national inquest of a conduct of a public man. Kasi conduct of a public man, kailangan ang impeach yung isang public na tao. National conduct, yung ginagawa niya na hindi naman tama or sinira niya yung tiwala ng taong bayan sa kanya, yun ang proseso ng impeachment. Ano po ba ang ibig sabihin naman ng impeachment? Oh, ito na. Di ba ang pinagkatiwala sa'yo? The public officer must be at all times accountable to the people. Pinagkatiwala ang posisyon ng taong bayan. Pwede rin tanggalin. Di ba? Pwede rin bawiin ang tiwala sa'yo. Paano? Kasi may term kasi. For example, presidente, 6 years. Senador, 6 years din. Governor, 3 years. Mga ganun. So, pwede rin na tanggalin or bawiin ang tiwala. Paano? Through impeachment. So, ano yung tinatawag na impeachment? Impeachment is a public inquest or a national inquest of a conduct of a public person. Ibig sabihin, yung pangbansang hukom sa ginagawa ng isang public officer. Okay? National inquest of a conduct of a public man. Yun ang ibig sabihin ng impeachment. Ang natandaan ko impeachment, MJ, sa in my law practice or even yung bata pa ako, yung impeachment ni former President Estrada, yung impeachment yata ni Jimmy, pero hindi natuloy yata yun. May impeachment pa na proseso yung kay CJ Sereno na hindi rin natuloy. So yun ang mga natandaan ko. But I'm sure may mga impeachment pa before former President Joseph Estrada. Yun ang mga proseso ng impeachment. Pero Kuya Mark, sino ba ang mga opisyal na sakop ng pag-impeach or impeachment process natin? Yung impeachment process, may mga officials na sinong pwedeng i-impeach. Exclusive to. Hindi lahat ng tao impeachable officers. Yung iba pwedeng tanggalin through a administrative case. But ang impeachable officer, very limited. Exclusive lang. Ito lang sila. Sino sila? Presidente ng Pilipinas, number one, ang pwedeng impeach. Number two, the Vice President of the Republic of the Philippines. Number three, the Chief Justice and the Associate Justices of the Supreme Court. The Chairman and members of the Constitutional Commissions like the COMELEC Chairman, the COMELEC Commissioners, mga sa COA, sa Civil Service Commission, yun ang mga impeachable officers. And lastly, the Ombudsman. So, yun lang ang pwede ma-impeach. I repeat ha, the President of the Philippines, the Vice President of the Philippines, the Chief Justice and the Associate Justices of the Philippine Supreme Court, the yung tinatawag na Chairman and members of the Constitutional Commissions, and the Ombudsman. Yun ang mga impeachable officers. Exclusive lang yan. Kung wala sa listahan, hindi sila matatawag na impeachable officers.